Hi guys! Welcome to Family Garden Adventures! At ang usapan po natin ngayong gabi ay usapang beheading ng mga grafted cactus. So, ang ibig sabihin po ng beheading, puputulin po natin yung tuktok para magpropagate siya or dumami, magkaroon ng mga babies. At ang example po natin ay ang grafted na sulco burisha. So, 1 month before, ito po. No, itong grafted sulco burisha, pinutol ko po yung tuktok niya, ito po yon, at grinaft ko sa dragon fruit. At ang nangyari after 1 month, makikita po natin, ayan na, may mga babies na siya. So, before po kasi, bago ko putulin, wala siyang babies at tumataas lang siya eh. Okay, so yun po yung purpose natin. So, binibehead natin siya kapag masyado ng matangkad, no? So, tumataas siya. Example po niyan ay pwede nating ibehead itong ating variegated pericastle. So, kung mapapansin nyo po, humahaba na siya. Okay? Another example na pwede nating ibehead ay itong ating kopya paw na grafted. So, makikita nyo po na konti yung baby. So, pwede rin natin siyang ibehead. So, ngayon po, i-demonstrate ko yung beheading ng ating mga grafted cactus. Tapos na po tayong mag-beheading. So, binehead po natin itong variegated pericastle natin. At ito na po yung kanyang top. Nandito na po, grinaft na po natin siya sa dragon fruit. Ito naman po yung kopya paw. Okay, kung mapapansin nyo, binehead din po natin ito para mag-baby siya.
at ang tuktok po niya ay green up na rin po natin. Okay, and we expect po natin na itong ating variegated varicocele ay maraming babies, okay, after beheading, after siguro 1 month, at itong ating grafted na kopya paw, ito po ay magkakaroon din ng maraming babies. Don't forget to subscribe and like to Family Garden Adventures! Bye-bye!